Humingi na nga ng tawad mga idol ang mga referee matapos ng kanilang napakalaking kasalanan kahapon sa team nga ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga yan ay bigyang pansin muna natin itong Memphis Grizzlies na pinutol na nga mga idol ang kanilang sumpa, ang kanilang karma matapos nga kasi nilang awayin si Shannon Sharpe nung sa Lakers games ay matapos nyon ay sunod-sunod na ang kanilang pagkatalo. 5 straight losses ang nangyari sa Memphis Grizzlies mga idol dahil nga sa insidente yon. Pero ngayon nga ay tinapos na nila ito mga idol sa kanilang panalo laban nga sa Indiana Pacers 112-100, kung saan ang nanguna nga sa kanila ay itong si Ja Morant with 27 points and 15 assists and 10 rebounds, Jaren Jackson 28 points and 8 rebounds. So, sabi nga ng maraming NBA fan na pati nga daw sa NBA pala ay merong karma. At naranasan nga ito ng team ng Memphis Grizzlies matapos nga ring sabihin ni Ja Morant sa isang interview nung nakaraan na I'm fine in the West. Yung 5-game losing streak nga nilang yun mga idol ay lahat ng talong yon ay nanggaling sa Western Conference teams. At ngayon nga pag-usapan na nga natin ang mga sinabi ng mga referees matapos nga ng kanilang malaking pagkakamali sa laban nga ng Lakers at Celtics. Well, mga idol, right after the game ay may sinabi na rin ng mga NBA officials, specifically mga idol si Eric Lewis. Natanong nga kasi siya mga idol, bakit niya nga daw binigyan ng technical foul itong si Patrick Beverly at the end of regulation. Sinabi ni Eric Lewis na yung action nga daw ni Beverly ay inappropriate sa pag-a-address niya nga mga idol sa pagre-reglamo niya dun sa non-call kay LeBron. Natanong nga rin siya about dun sa camera ni Patrick Beverly at sinabi niya nga na parte nga daw yun ang inappropriate action ni Pat Bev. At sa panghuling tanong nga ay sinabi, it looked like there was a contact on LeBron's drive at the end of regulation. Why was there no foul call there? And what did you see there? Sabi ni Eric Lewis mga idol, ang sagot niya dyan ay sabi niya, there was a contact. Meron nga daw foul na nangyari. Pero sabi niya, at that time during the game, we did not see a foul. The crew missed the play. Yan nga ang kanilang ride after na interview. Yan ang kanilang sagot mga idol. Hindi nga daw nila nakita yung foul eh. Samantalang etong si Jason Gobel mga idol ay nasa harap na ng play. Kitang kita niya nga mga idol kung paanong hampasin ni Jason Tatum ang kamay ni LeBron, pero no call. At ngayon nga mga idol, kinabukasan ang Twitter page na itong ang NBA referees ay sinabi, like everyone else nga daw, ang mga referees din ay nagkakamali. At nakagawa nga daw sila mga idol last night sa laban ng Boston Celtics, pati na rin ng Los Angeles Lakers na gut-wrenching for us. Masakit daw yon para nga sa kanila. Ito nga daw play na ito ay magiging mabigat sa kanila going forward at magkukos nga daw na hindi sila makatulog sa gabi habang sinusubukan nila they strive to be the best referees they can be. Yan nga mga idol ang pag-amen ng referees sa kanilang malaking mistake na ginawa nga na nagkukos sa Lakers ng isang game. Kaso nga mga idol, ang problema dyan, ang mga NBA fans and specifically mostly mga Lakers fans ay hindi nga naniniwala dito sa kanilang sinasabi. Statement lang daw ito para lang masabi na umamin sila ng kanilang pagkakamali. Pero for sure nga daw yung sleepless nights niya na hindi totoo. Baka nga daw humihilig pa yung mga referee sa Lakers at Celtics sa kanilang pagtulog matapos ng kanilang pagkakamaling ito. Pero anyways nga mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa mga payag ng referee matapos nga ng kanilang very controversial non-call foul dito kay Tatum?